Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Ngayon ay ating iniaalay sa ating Ama ang ating misang ito sa ating papapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Lalo't higit ngayong ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Ina ng Laging Saklolo. Kaya naman upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ng lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen, ang Ina ng Laging Saklolo, kaming dumadalangin ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa aming mga kasalahanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Mayaman na noon si Abraham. Marami ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Si Lot na laging kasama ni Abraham ay marami na ring tupa, kambing at baka. Meron na rin siyang sariling sambayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayo. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga kagapag-alaga. Noon, ang mga Kananeo at Periseo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkakabag-anak tayo.
ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Soar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Ehipto. Noo'y hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at nag-iwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abraham sa Kanaan samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamamayan. Namumuhay sila ng laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa iyong magiging anak niya. Walang makakaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Lahat ng iyay bibigay ko sa iyo." Lumipat nga si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Yung mga masunod rin sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yung gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatapong niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Hindi siya humingi ng patubo sa pautang at kahit anong gawi, hindi siya masuhulan upang yung walang salay patawan ng kasalanan. Ang gantong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Yesu Cristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay na lalagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yon. Kaya gawin ninyo ang sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. At ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang hapon po sa atin pong lahat. Magandang hapon din po, Padre.
Bakit natin pahihirapin kung mayroon namang madali? Bakit ka palalayo kung mayroon naman shortcut? Bakit mo papagtatsagaan kung mayroon namang instant? Ito ang ibinibigay ng mundo. Mas madali, mas mabilis, mas maginhawa. At malaki ang naitutulong sa atin ng modernong panahon na makabagong teknolohiya, transportasyon, komunikasyon, at marami pang iba dahil marami tayong nagagawa. Pero pagdating sa usaping espiritual, kailangan tayong dumaan sa makipot na pintuan. Kailangan tayong maglaan ng oras at panahon, kailangang magsakripisyo, at hindi pwede ang mabilis, at hindi din pwede ang instant. Sino ho sa inyo rito ang nagdasal lang? Tapos na! No, hindi pwedeng mabilis, hindi pwedeng madali. Kailangan mong maglaan ng panahon, kailangan mong magsakripisyo. Kaya ang sabi sa Ebanghelyo, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sapagkat yung maluwag, doon maraming gustong pumasok. Kaya kapag tayo'y usaping buhay espiritual, ay sadyang mahirap talaga. Pansinin po ninyo pag ikaw ay magsisimula pa lamang magdasal. Kung atuusin yung pag-urosaryo, 15 minutes lamang yun to 20 minutes. Pero pag nagsisimula, pero pansinin po niyo, pag manonood kayo ng TV, pag kayo ay magpi-Facebook, ubos yung oras mo. Pero pagdating sa buhay espiritual, bakit napakahirap? Ano? Mag-imbita ka ho ng magsisimba at kakaunti ho ang dumadalo. Pero parehas din namang kumakain. Pero mag-imbita ka ho ng handaan. Talagang nakabisti pa. Kasama ang mga anak para makatipid na kayo sa pagluto. Pero pag kakain sa banal na Eucharistia, napakabigat ng marami sa atin ang katawan. Kaya yung katotohanan po ng sinasabi sa atin sa Ebanghelyo na mahirap talaga sa buhay espiritual. Pero kaya nating pumasok. Yun lamang, kailangan natin ng tiyaga at kailangan natin ng sakripisyo. At ang usapin tungkol sa buhay espiritual at ang usapin tungkol sa mga makamundong bagay ay medyo mahirap hong pagsabayin. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal. Huwag ninyong ihagi sa mga baboy ang inyong mga perlas. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na makamundo ay hindi akma sa buhay espiritual. Ang ginhawa na ibinibigay ng mundo ay ang katapat, ay ang krus ni Jesus na kakaunti ang gustong yumakap at kakaunti ang gustong tumanggap. Kaya ang sabi niya, pag ibibigay ninyo yung banal sa aso, at ibibigay at ihahagis yung perlas doon sa baboy, ay para tayong nag-aaksaya ng panahon. Hindi ho hakma. No? Tingnan po natin sa atin hong karanasan, bakit ho baboy ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat yung bagay na banal, at ang kanyang inihalimbawa ay perlas, pag ibinigay mo sa baboy, hindi niya maa-appreciate. Dahil lang hinahangad niya yung mga makamundo. Isang halimbawa, ang baboy, yung may mga alaga sa inyong baboy,
Aliguan mo yung baboy mo ng umaga. Pagdating ng tanghali, aliguan mo na naman. Pagdating ng hapon, aliguan mo na naman. Sapagkat pag hindi mo niliguan yung iyong baboy, ay mabaho. Bakit? Kahit palagi mong inaliguan yung baboy, babalik at babalik at babalik at babalik sa doon sa kanyang dumi, at mas gusto niya doong humiga sa kanyang dumi. Kaya kahit anong pagsisikap mong bigyan ng tarlas, pag ang isang tao'y makamundo, ay mahirap tanggapin ang buhay espiritual. Kaya yan, tunggalian ang dalawa. Ano ho? Magkalaban silang dalawa. Kaya yung sabi ko ho sa inyo, kung ang ibibigay ng mundo'y ginhawa, ay ang ibibigay naman ng Jesus ay krus, ay alin ang ating pipiliin? Doon sa ginhawa, kaysa doon sa mabigat at makipot. Pero, doon tayo lahat patungo eh. Doon tayo lahat patungo sa makipot na pintuan. Dahil yung makipot na pintuan ay nandoon ng buhay. Kaya, ang hamon sa atin ay bigyan natin ng lakas ng loob ang ating pananampalataya na ito'y kaya nating pagtagumpayan. Pansinin po ninyo, nung una, ikaw ay nagsimula ng pagrosaryo, ikay nag-aantok, mabigat ang iyong katawan, pero kapag iyong nalampasan, parang ang dami mo nang nagawa. Dahil nalampasan mo yung makipot na pintuan. At sa huli po, ito po talaga'y mahirap gawin. Pero mayroon tayong ina na palaging nandyan at nakahandang sumaklolo sa atin. Makipot man ang pintuan, tutulungan tayo at gagabayan tayo ng mahal na ina ng laging saklolo. Muli, kung ang ibinibigay ng mundo ay mabilis at maginhawa, pagdating sa buhay espiritual, kinakailangan mong dumaan sa proseso. Sino sa inyo nagdasal? Ama, ibigay mo po sa akin ang aking kahilingan. Nandun na kaagad. Hindi po instant ang dasal. Kinakailangan mong dumaan muna sa makipot na pintuan. Tama na. Umawi tayo ng awit sa pag-aalay. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaburihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang sa naniluwal ni Maria nang hindi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkabirhen
ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming ginagawang paghahain sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalahanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at dihiwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang ina ng laging saklolo ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbudyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami na ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayo po ang lahat. Sa tagubay ng kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa kaming ipaintulat sa tukso at iyariyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat niyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayong lahat na kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Pinaginhawa ko, lubos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay ng buhay at sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po'y pagbigyan.
bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po saglit para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirements of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyari sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay man sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen at mga dasalan at mga langis na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtagpo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Umayo at ipahayag kanyang pagkalingatabag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.